Morning mga bro. Ayan, magandang maga po sa inyo sa atin lahat. At once again mga bro, andito po tayo sa farm. At yung part po ng pag-harvest po ng mais natin. Ayan po, at nag-umpisa na po sila. At maga po silang lumusong, 6 o'clock po ng umaga. Nag-start na po silang kumitas at mamaya-maya andyan na po yung maghahakot natin ng once again mga bro, huwag po natin kalimutan na subscribe, lalo na po sa mga bago, yung bago po sa channel ni Tatay Sid. At pakilink na lang po natin yung notification bell natin. Ayun po, nag-start na po sila at tingnan po natin sila. Saan? Di mo ba nakapasok din yun? Saan na ba? Dito. Sa highway. Ayun no? Dito na dyan, sa may dito. Sa amin. Sige, sasalubungan ko na. Ngayon na, andyan na. Sige. Kayang ba? Mga bro, at hindi na po natin inabutan yung ating mga mais kasi po mayroon po tayong pinuntahan kanina at di ko na po rin nakuhanan yung pagpitas ng mais kanina. Yung pagdating po nila, unang pagpitas po nila nakita po natin. Pero pati yung mga pagsundo sana natin doon sa truck, kaso hindi nga lang nagkataon nagkita, pero nakarating naman po dito yung nagkarga ng truck. Magandang balita po kasi maganda rin po yung inani nating mais. Ang medyo hindi po maganda yung presyo kasi nga po ganun lang yung presyo natin. 3 pesos lang po yung isang piraso ng good ng mais natin. Pero bawi na lang po tayo sa susunod. Saka po natin abangan na lang po yung ating next vlog. Siguro po yung vlog natin ngayon para dito na lang din po sa talong. Yung pagpatubig po natin tsaka yung konting pagsilip po natin sa maisan kanina. Abangan na po natin yung pagpapatubig natin. At nag-umpisa na po tayong magpatubig. Yan. Baka sakali po nating mayari yan, pero meron pa rin po tayo kasing lakad mamaya. Medyo magiging busy po si Tatay Sid sa mga ilang araw po siguro. Mga 1 week po siguro yung mga kabro,
nagpapatubig pa po tayo. At siguro, nandito na po tayo sa kalagitnaan, mga bro. Medyo nahihirapan po ako nagpapatubig kasi nga po sobrang init. Ngayon po, 4 o'clock na po ng hapon. Kanya medyo okay na po yung sikat ng araw. Pero kanina po, sobrang init talaga. Kanina nagpapatubig tayo dito sa kabila. Siguro po, pag natapos natin ito, mga kalawa, gagamitin po natin si Batang Kalabaw kasi nga masyadong kumakapal na po yung damo. Araruin po natin ng buo. Bukas pa dadamo po natin sa mga bata. Pero in fairness mga bro, kahit na 4 o'clock na po ng hapon, masakit pa rin yung masakit pa rin po yung tama nung araw sa balat ng tao. Na medyo pagka nakalipat po tayo ng hose sa bawat tudling, sumisinong muna po si Tatay Sid dun sa ilalim ng mangga. Ngayon mga kabro, nandito na po tayo. Siguro pero itong tinutubig nating dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito ang ating tinutubigan na lang mga bro. Time check po natin, 5:30 na po. Medyo palagay ko po mahihirapan na rin po tayong makayaari doon. Saka meron pong ilang tudling doon yung maigsi po natin. Sa makalawa mga bro, abangan po natin ang pag-araro po ni Batang Kalabaw para matanggal na po natin yung ibang mga damo na yan. Araruin pong buo ni Batang Kalabaw yan, mga dalawang araw po siguro. Abangan nyo po yung pag-aalaga ko kay Batang Kalabaw kung paano ko po siya alagaan. May trabaho man o wala, araw-araw po yun. Yan po. Ayun na po yung dapat tubigan natin mga bro. Pati po dun sa likod, sa ayan, sa likod natin. Sa gawi dun. Mga kabro, sino po yun? Tingnan po natin. Yun, Kapredi! Kapredi! Titingnan niya po yung hukay niya dun. Medyo natutuyo po kasi. Yung okra niya po dun, natutuyo po. Kanya pupuntahan po niya yan. Pasyalan po natin mamaya yung okra niya. Medyo nabibitin po sa tubig. Paglipat po natin ng tubig na ito, pasyalan po natin yung okra ni Kapredi. Medyo malalaki na rin po, pero lalo pang lalaki yung pagka natubig po natin, natubig niya ng maayos. Buo. Talagang totaling patubig talaga. Ayun po mga kabro, linipat na po natin yung hose sa dalawang ginawa po natin, dalawang tudlingan dadali natin. Ngayon naman po, papasyalan po natin si Kapredi. Tingnan po natin yung kinukuhanan niya ng tubig. Baka sakali po may maitulong tayo, aanda rin po natin itong ginagamit kong makina. Magpapasa doble po tayo dun para makahigop lang po siya ng tubig. Or ano po, yung sa ilog po siya kukuha. Di baling tulungan ko na lang po siya pag nag-ano po siya doon. Pag maggagayak po ng mga hose. Masyado pong konti na patubigan niya. Kailangan po natin siyang alalayan kasi
unang-una. Hindi naman po, hindi naman po natin siya tinuturing na iba din. Pamilya na rin po ni Tatay si Jan. Siguro po, sa estimate ko lang po, yung pagsasama po namin ni Freddy, meron na po siyang 2 years dito sa maraming pagtatanim ng mais. Kalabasa siya. Nag sitaw siya nung una. Tapos marami sa mais. 2 beses sa okra. Ngayon, ano muna kami? Medyo maging hihiwalay muna kami ng tanim. Kasi hindi na rin kayang ano yung lahat ng tatay si Jun tanim dito. Ito po yung kinukuhanan niya ng tubig kanina. Ngayon po. Ngayon mga bro. Konti na lang po yung ano, tubig. Halos siguro pagkain ng daruli ni Kapre dito matuto yun. Nga napatubigan niya po siguro halos ano lang. De, meron bang sampu yung napatubigan mo, Patol? Meron naman siguro ano. Ito po yung napatubigan ni Kapredi mga bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 12 po. 12 hanggang dun lang sa mangga. Halos susumahin mo po. Wala pa po sa one part. May tatalikod na naman kasi. Sa makatid mga bro, kung kukuha po siya sa ilog, siguro yung maghapon niya dito sa pagpapatubig sa kanyang okra. Doon na po manggagaling yung ano natin, yung mga host, 2. Isa doon, tsaka isa po dito. Kasi ang matitira po ni Kapredi, pagka nagpatubig siya rito, gumamit siya ng host doon, magbuhat po doon sa pinatubigan yung may host na yon, hanggang dito lang po. Yun po matutubigan na yun. Halos ala pa po sa 1/4 yung papatubigan niya dito. Kanya kung sakasakali, pwede po natin siyang tulungan. Andar po natin yung isang makina doon. Ilipat po natin dito para maabutan to. Or, gagawa po tayo ng aripit doon. Sa gawin na yun. Papunta po rito para matubigan na to. Ayun. Nakakita na naman si Batang Kalabaw. Pero busog na po siya mga bro. Kukuha na lang po natin siyang konting pagkain mamaya. Meron po siyang pagkain doon kaso natuyo. Dagdagan pa natin para may madagdag na tuyo. You know? Ta. Uyo, busog. Busog na rin pati mga langaw sa baba. Oh, busog na po siya oh, mga bro. Say hi. Nakita niya po yung isang ano, kalabaw din. Pagka nakakita po siya ng kamukha niyang kalabaw, medyo na ano po siya. Naalala niya po yung mga chicks niya. O nga po pala mga bro, si Batang Kalabaw, hindi ko po siya linalagyan ng tali sa ulo kasi po masakit yung ano niya. O yun o, yun o. Masakit po yung ilalim ng sungay niya kasi masyado pong dikit. Kung makikita po natin, ayun. Ayun po, yumuyo ko siya. At dito po, masyadong dikit sa tenga niya yung ano, yung sungay. Kanya, pag nilagyan po siya natin ng tali dito, sasaktan po siya, nagkakasugat. Kailangan po natin pagalingin muna yun. Dito muna po natin siya ilalagyan sa pangilong para hindi po siya masyadong ano. O, mag-shoutout ka na kung gusto mo. Oh, shout out ka na, yun o. Oh, yun o. Yun o, nakikita mo yan. Ikaw yan. Nang minsan mga bro, pumunta po tayo sa, ano, umuwi po tayo sa baryo. Kasama ko siya, nakakariton. Meron po kaming nakitang tinted na salamin. Pinto, yung pinaka, ano po, ng mga nag-computer shop. Eh, tinted po yung salamin niya.
Nakita niya yung sarili niya. Huminto siya, tsaka siya lumingon. Gumunguha siya ng gumunguha, umiiyak siya. Sabi ko, ikaw talaga, sabi ko, wala ka na kakong iniisip, kundi yung mga kamukha mong kalabaw, ah. Mabuti, mga bro, hindi ako sinagot. Baka sakaling ako natatakbo, iiwanan ko na siya dun. Kuwela. O, sige mga bro, puntaan muna po natin yung pinapatubigan natin. Baka sakaling mayari natin, no, meron na mga tira dito, konti na lang. Kasi, halos ano na lang to, lima. O, yung isa, nag-ano na rin. Pasad-sad na rin yung isa. Kasi dito po yung bolto ng tubig, kanya dito po yung mabilis mabot. Pagkaabot po na to, dito na tatanggalin po natin maiksing hose. Dito po natin pa padadaanin. Pero mga bro, meron na pong mga dalaw yung ating ano. Ayan, kung makikita nyo, meron na pong uod. Ayan. Pagkagaling po nating nagpatubig bukas, sprayin po natin ng ano. Sprayin po natin ng pesticide. Yan lamang po naman nagiging kalaban ng mga ano natin. Mga talong natin. Mga paru-paro. Yung mga meron po siyang mga madamo, meron po siyang madalang. Yung makapal po ang damo, babawasan na natin. Kasi paasarol ko pa po yan. Mas maganda pong bunutin kasi mga bro pag galing na tubig. Lagyan po natin tanda ito para dyan po tayo maghuhulit. Para hindi na po iilagan ng ano ng mga magagambol natin pagka pero padadamo rin po natin bago natin pagambol. Abangan din po natin mga bro. Pagka meron po tayong isang kaibigan na nagpapaararo, meron din po siyang talong sili. Tsaka daw po tatanim siya ng kalamansi. Yun, meron pang hindi inabutan. Bagay mamaya, ano yun lang natin dun. Ayan po mga kabro, nailipat na po natin yung isa. Ito po tayo. Mamaya pagka dun sa kabila, pipitas na po tayo. Ay, pipitas, sorry. Sorry. Kuha po tayo ng bagasan ni Batang Kalabaw. Para meron po siyang pagkain mamaya. Baka na lang po natin yung next video natin mga bro. Sana wag po kayong magsasawa. At keep stay and God bless all po. Ngayon pa lamang po mag ano na po tayo. Para mamaya po pagdating na lang po sa bahay yung ano natin.
Ay, mga kabra, kinuha na po natin yung ano, panggapas natin para makakuha na ng pagkain ni Batang Kalabaw. At siguro magta time check tayo mga 6 o'clock na po. Mga 1 week po yung medyo maaga tayong uuwi ngayon. Ayan yung kariton ni Batang Kalabaw, tapos yung pupupa niya. Tanggalin na po natin yung pupo niya. Importante lang naman po yung matanggal yung pupo ni Batang Kalabaw. Maya pa, pausukan po natin. Saka po natin tatanggalin yung mga ano, pinagkainan niya. Ayun po, nandito po si paring Joni Bate, isa kapit bukid po natin. Kalisabay din po natin sa mga kagamitan niya kung kailangan po natin. I-subscribe niyo po yung ano yan, channel niya mga bro. Hello po mga kabukid. Ayun. Wala na sila dos por dos ata, umuwi na. Wala na eh. Ang pangmalakasan mo mga bataan. Sa mga bata. mga binata yung mga nadali mo ah. Yung bari papunta natin ng mga batang kabuki yun. Mga batang kabuki. Ayun po, at mabuti po si paring Johnny, marami siyang inaani ngayon dahil nakauna po siyang nagtanim. Basta't nakapag-ani po ang bawat isa sa amin dito. Ayun, nagkakabigayan naman po. Sanay na po kami sa ganong mga bagay dito sa mga farm namin. Kaya lagi nyo pong pasyalan ang channel ng ni Tatay Sid, ni paring Johnny. Johnny Bati. Madali po yun sa kanya. Madaling hanapin. Opo. Walang kamukha. Ayun po mga bro, napadaan po si ano si paring Jo, si paring Johnny. At nakipagkwentuhan po ng sandali. Tayo po, kukuha po tayo ng pagkain ng ni Batang Kalabaw para meron po siyang makain mamaya. Ito po yung inaani nating mais mga bro. So, mga bro, kinuha natin po siya ng konting pagkain. Si Batang Kalabaw. O yun, asan ba? Yun, tara na. May kakainin ka naman dun. Pinahihirapan mo ako ah. Ano po si Batang Kalabaw? Kasunod po ni Tatay Sin. So tayo ko natin pagkain para makita, tatago. Ayun o.
Ganito po tayo mag ano kay Batang Kalabaw mga bro. Pag nagtrabaho po siya, papakainin po siya natin ng darak para mas marami po siyang nakakain. Yan, tapos lalagay na po natin dito sa pinagkakainin niya. Tara bata. Bata. Ayun. Buti mabait ka. Oh, dito ka na pumasok. Dito. Oh. Untog mo pa yung sarili mo. Bro, naitali na po natin si Batang Kalabaw. Mamaya, bago po tayo umalis, lagyan po natin siya ng ano. Lagyan na po natin siya ng pausok. Ayan naman po. At medyo magre-relax-relax na ng konti. Uwi na tayo sa bahay. O nga pala mga bro, meron tong nagpapa-shoutout sa atin si ano. Anak ay tatay ni ano ng Team Kulit. Si Darwin Cortez, shoutout sa iyo. Seryoso yata gano. Bukas po tingnan natin yung ano, yung manok. Namimisa na siya. Meron na siyang dalawang sisiw kanina. Testing po natin bukas, baka marami kami na yung nakaan. Ito po yung hindi natin naabutan mga bro na papatubigan bukas. Ito. Itong putol. Hindi pa ako magpapaalam pero kita-kit sa bahay. Sakto po, konti na lang po yung ano, yung tubig natin sa hukay. Kahit pa paano mararagdagan po sa magdamag yun, meron naman tayo bukas pang i-start kahit dito lang. Yan, kumakagat na po yung dilim. Kailangan mga 6:30 na sa bahay na po tayo. O sige mga kapro, gagayak na po si Tatay Sid sa pag-uwi. Pero nandito na po tayo sa aming tahanan at gabi na rin po para mag-outro si Tatay Sid. Ingat-ingat po at lagi po nating lagi po tayo manalangin sa taas. Maraming salamat muli. Sana lagi niyo pong subaybayan ang channel ni Tatay Sid. Take care and hasta la vista. Mga kabro, si Batang Kalabaw bukas may laban. Abangan po natin. Dito po yung ano niya, laban niya sa talungan natin. Araruin po natin yung talong para lumitaw na yung talong natin kasi nahihirapan din magpatubig si Tatay Sid. O sige mga bro, hanggang sa next vlog.